Okay, ang katanungan kay number 10. Bakit sa palagay mo ay narito ka ngayong gabi sa patimpalak na ito? Anong meron ka na sa palagay mo ay dahilan ng pagkakapasok mo dito? For me, I am here this evening not only for the sake of the contest or to have one of the titles of Ginoong Candelaria. I am here just to improve my personality, to develop my talents, skills, and knowledge. And I believe that I am here because the organizers believe in my talent that I can make it through. Ilaman po. Maraming salamat, number 10. Halimbawang may kandidatong lumapit sa iyo at nagpapatulong sa kampanya, pero alam mo namang hindi siya karapat-dapat. Paano mo ngayon siya tatanggihan? Bago po ang lahat, binabati po kayo ng magandang gabi, lalo na po mga hurado. Tatanggihan ko siya. Tatanggihan ko siya at sasabihin kong pwede bang tumakbo siya uli sa susunod na election pag kaya niya na sa sarili niya. Pag meron na siyang nalalaman, tsaka pag meron na siyang tiwala sa kanya sarili at hindi siya gagawa na masama at kailangan mabuti ang gagawin niya. Yun, okay. Thank you very much. Ano ka-importante sa isang katulad mong kabataan ng edukasyon? Bago po lahat, kasi mong umaki sa inyo lahat na isang magandang gabi. Umaga na po pala. Ang susi ng isang tagumpay sa isang tao. Ito po ang kalamang hindi mananakaw ng kahit sino man. Yun lang ako po at maraming salamat sa inyo lahat. Maari mo bang patutuhanan ang sinasabi ni Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan? Bago ako po sagutin ngayon yung tanong, binabati ko po ng magandang gabi ang mga hurado at mga manonood. Mapapatunayan ko po yan sa pamamagitan ng katulad nga po ng laban ng ito, ang mga kabataan ay hinuhubog para maano yung talento nila at yung mga kaya nilang gawin na hindi nila alam na kaya pala nila. At yung mga sports na sinasalihan ng mga iba't ibang bata at pinagwawagian nila, yun lang po. Maraming salamat po. Kung papipiliin ka magtrabaho abroad na kumikita ng dolyar ngunit malayo sa pamilya, o mananatili ka sa Pilipinas sa sapat lamang kinikita pero kasama mo naman ang iyong pamilya? Salamat po sa magandang katanungan. Mas pipiliin ko po ang manatili sa ating bansa at maglingkod kahit na ang kita po ay maliit lamang. Ngunit kasama ang pamilya. Mas pipiliin ko po yun kasi po ang mga paglingkod sa sariling bayan ay isang pong karangalan para po sa akin. At yun po ay isang paraan kung paano mapapaulad ang ating bayan. Yun lang po at maraming po salamat. Bilang isang lalaki, anong iyong panukala sa mga lalaking nananakit ng asawa at mga anak? Bago po lahat, binabati ko po ka ng isang magandang gabi. Dapat po ang mga babae po, tinatrato po sila dapat ng lalaki ng pantay-pantay. Kasi po, ang babae po, dati ginagalang. Ano sa iyong palagay ang maitutulong ng patimpalak na ito sa kabataang katulad mo? Magandang umaga po sa inyong lahat. Para po sa akin, ang maitutulong po ng patimpalak na ito sa mga kabataang katulad ko ay yung malaking tiwala sa sarili, yung confidence nila na maibuos yung kanilang talento at makipakita yung kanilang mga natatagong talento or kakayahan. Yun lang po. Salamat. Paano kung nang dahil sa kahirapan ay sinasabi ng iyong mga magulang na kailangan mong tumigil sa pag-aaral? Papayag ka ba at ano ang iyong gagawin? Hindi po ako papayag. Magtatrabaho po, working student po ang gagawin ko para mapag-aaral po. Dahil po, para mahalaga po ang edukasyon sa isang tao. Yun lang po. Maraming salamat.